Ngayon nadadalaso itong sama ng panahon, siguraduhin laging maging handa lalo na sa mga pagbaha. Aha, ang mga dapat i-ready gaya ng tinatawag na go bags at iba pang tips para ligtas sa mga sakuna, pag-uusapan natin kasama mismo ang Secretary General ng Philippine Red Cross, Dr. Gwen Pang, nandito po. Ma'am, thank you very much. Good morning, 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 I'm sure naging busy kayo kahapon, pero salamat sa pagpapaunlak ng amin pong panayaman. Pero ngayon, ma'am, ano ba dapat talaga yung kailangan nating isipin para maging safe tayo tuwing panahon ng sakuna bago pa dumating yung bagyo? Well, kailangan maging disaster wise tayo. Una-una pala, gusto kong batiin ang lahat ng nanonood ng programa niyan, kayo din. And yung mga tumulong kahapon, no, sa ating operation, yung mga volunteers and staff ng Philippine Red Cross na talaga nagbuwis buhay, no, went out to do the rescue operation at saka nagbigay ng mga tulong. So maraming salamat. Well, very important sa atin lahat, nakita natin yung pangyayari kahapon, talagang dapat maging disaster wise tayo. Dapat wiser talaga tayo. Ang pagiging disaster wise ay ibig sabihin, kailangan tayo ay able to prepare at handa, no, para harapin kung anumang mga pagsusubok, anumang mga pwedeng mangyari pag may disaster na. Mm-hmm. Kaya dapat maging disaster wise, yun. Ma'am, ang pagiging disaster wise, syempre you think forward, anong mga pwede kong kailanganin. Yes. So, in a go bag, ano pong kailangan, ma'am, na meron? Para maging disaster wise, kailangan may go bag tayo, or ang tawag din dyan ay 72-hour survival kit. Survival. 72 hours. Parang 3 days, ma'am, no? Days. Kailangan we are prepared for the next 3 days kung ano mangyayari after a disaster, pag nangyari na yung disaster. Mm-hmm. However, hinahanda to before mangyari pa yung disaster. So ito example dito, we have here, ito isang example ng isang go bag or survival kit, no? So ang suggestion ko sana yung color red. Hindi dahil sa Red Cross, madaling hanapin. Tama naman. Madaling makita. Yes. Nandyan na lahat dapat yung mga kailangan mo, yung mga importanteng gamit din, para you just grab and then go and then leave, no? Pag may pagpataas na yung baha. So itong bag, ang importanteng laman dyan, you can use any bag, no? Any bag. Ang importante dyan, number mga documents, important documents. Bakit? Ito yung nagpapatagal para lumikas in most of the situation. Hinahanap pa kasi. Hinahanap pa, nasa drawer o nalimutan, sa linagay. Para tingnan yung tubig, mabilis yung tubig kahapon. We saw that ang bilis ng pag-akyat ng water, wala lang time maghanap at nasisira din yung document. At bakit kailangan, ma'am, na nasa plastic envelope? Para protected, no? Sa water at saka, mas maganda kung sealed, no? Pero yan, nandyan lahat yung mga important documents, birth certificate, titles ng lupa, passport, kung anong kailangan, para madaling, nandyan na, no? Then number two, kailangan natin ng pagkain. Di ba? Basic need natin. So kailangan may food tayo. So, mga canned goods, very important. Siyempre, depende kung anong budget ninyo. Kung medyo may budget konti, di lagay niyo yung anong gusto ninyo. But kung medyo wala, at least very important, may something. Kasi nakita natin kahapon, sarado yung mga tindahan. Saan tayo bibili? And then we cannot rely so much din sa mga government and Red Cross and other organizations kasi kahapon, sobrang busy tayo sa pag-rescue ng buhay. Yes. Yun ang number one ginagawa natin, pagsasalba ng buhay. At least tayo, we have to help in all this disaster preparation kasi para isipin na rin natin na makakatulong tayo. To be a way of help is talagang dapat, no? Tayo, may hinanda tayo. Yan yung mga... Ano bang mga wais na pagkain? Yeah, well, we suggest canned goods and then easy to open can, yung mabilis tayo. Pag walang easy to open can, mahihirapan pa kayo at pwede pa kayong masugatan, mahirap pa yon. Yeah. Pag may baby, ma'am, yung baby kit. Pag may baby, kailangan may baby kit. Meron kayong mga diapers, no? Kailangan mga gamot na kakailanganin. And then, syempre, kailangan natin ng hygiene kit. So, ano, mababae, may feminine. Mga babae, tama. Alcohol, toothbrush, toothpaste. Kasi kahit sa evacuation center, panatili natin dapat malinis tayo. Yes. Panatili makakuha ng mga ano. Or sabon, ganyan, ma'am, no? Very important, may whistle, no? Yes. Dito. Kasi bakit? In case of any emergency, kasi pagod ka na, exhausted ka na, mahirap sumigaw. Opo. No? Kung meron kang whistle, pipito ka lang, and then maririnig ka na kung kailangan mo ng saklolo. Wow. So, dapat easily accessible yan sa bag. Yes. Or sa pocket mo. Ganda, nakahang. No, na hindi matatanggal. And then, syempre, we need a radio, no? Kahit maliit, kahit anong klaseng radio na pwede ka dapat nakatutok ka dapat sa balita. Mm-hmm. You know what's happening. Alam mo na saan yung area ng panganib, saan yung area na pwede na tayong dumaan.
Siyempre, pag ginabi, kailan ng ilaw, walang ilaw in most of the area, flashlight. So mas maganda kung ito ay ano no, yung ito friction. Yeah, yung battery pag nabasa. Kung wala, okay din. Okay. Pero may extra battery naman kung battery ang kailangan mong gamitin for your radio and your flashlight. And then, siyempre, sinasuggest namin meron kayong sarili niyong kagamitan. Mga kumot, no? And then, pwede rin, ano, ano ba to, yung sleeping mat, no? Okay. Ito, sinasuggest namin kung gusto ninyo, may ganito, kasi para this will insulation to. So, lahat yan, ma'am, magkakasya naman sa isang bag, no? Yung basta ipagkasya survival nyo, kit trash ninyo. Bag. Kung hindi nyo gusto magdala ng ganito, trash bag, very important. And they're very useful kasi you can use this as your sapin, di ba? And then pwede naman tong pag-wrap ng bag mo, pwede mabasa o mga ibang gamit. Maganda po na pinag-uusapan natin ito ngayon dahil top of mind, pagkatapos, pagkahumupa na lahat, gawin nyo na po. Water, very important. Water. So sa bag, dala lang tayo ng enough water ng ganito. Pero sa bahay, example, binaha lang sa labas, you don't need to go out, di ba? At least sa bahay, may naipon kang tubig na nakaimbak na. No? 1 liter per person per day. So, kailangan may 3 liters tayo per person. Kung may 5 tao, may 15 liters of water. Na nakatabi lang siya, hindi natin ginagamit. Okay. Yan. So, para in case of emergency, just grab and go. Very important, dadagdag natin dyan, ay yung medicine, gamot. So, yung mga may maintenance medication, kahit sabihin mo may gamot ka nakalagay sa cabinet, maglagay tayo dito. Or para, yes, in case na dilikas ka, nandyan na yung mga gamot, no? Yung mga daily medication, mga asthma, yes, very important yan, yung mga emergency medication. So, maging disaster-wise, gawin nyo na to, no? Ay, nakita ko kahapon, wala akong nakitang masyadong nagdala ng go bag. Sa mga video, ano? Yes, opo. So, magdala po tayo kasi para hindi din tayo minsan mga mamoblema, baka may ibang kailangan ka, you can attend to your own needs. Yun ang pinaka-importante dito. Yan. Okay, ma'am. Saan ba sila pwede tumawag? Kunyari, nakalimutan nila kung ano na nga ba yung laman ng sa baby kit or mga iba pang tanong. Well, meron po tayong mga hotline sa Philippine Red Cross. Tawag po kayo sa ating hotline. 143, madaling tandaan. Ah, no? I love 143. You. 143. O kaya 1158. 1158. Yan. At inaanyayahan ko po lahat ng mga gustong tumulong sa Philippine Red Cross. Mag-volunteer ito po yung panahon para mag-volunteer tumulong. 1158 o 143, nandyan po naka-flash ang ating mga bank accounts. Kailangan natin po ng mga contribution kasi ang dami natin na na mobilize na mga resources kahapon, mga pagkain. Tuloy-tuloy po tayo nagpapakain hanggang ngayon sa iba't ibang evacuation centers at saka marami pa po tayong mga kinailangan gasusin tulad ng pag-rescue, no? Syempre, we have to maintain all this equipment na linabas namin kahapon ng daming rescue boats, 6x6 truck, at saka iba't iba pang mga pangangailangan. So, please do help us. And this one also will help us prepare for future disaster. Lalo ngayon, tag-ulan na. Yes. No? After a very prolonged drought, no? Yung El Nino natin, ito nararamdaman natin. Too early stage, ito na yung nararamdaman natin. Swerte tayo kasi medyo empty yung mga ibang river, yung mga ibang dams, no? Pero kung hindi man empty, mababa yung tubig. Ayun, ma'am, yung safety tips, isulat nyo na po. Nandyan sa inyong screens, yung 4-piece, ma'am, para hindi na makalimutan. Tip natin. Para maging disaster-wise, kailangan yung 4-piece. Ito po ay tip sa amin ni Chairman Gordon. No? So, ang sabi niya, kailangan tayo ay mag-predict tayo. Kailangan alamin natin ano bang mga parating na sakuna and ano magiging possible na problema. Nakaka-predict tayo. Plan, magplano tayo. Example, saan ang evacuation place natin magkakapamilya? Kung walang kuryente, anong gagawin? Kung walang communication, paano magkita-kita? Saan? Yes. And then, dapat nakapractice. Pinagsasanay natin. We practice it. Kasi kung di mo pa-practicein, malilimutan mo. Okay. No? And, predict, plan, prepare, and practice. Prepare. Itong preparation naman. Yes. Predict, plan, prepare, and practice. Thank you very much, ma'am. Yeah. Again, mga kapatid, thank you very much. Mag-ready na ng go bag, lalo na paparating na ang La Nina. Muli, maraming salamat, Dr. Gwendolyn Pang ng Philippine Red Cross. Thank you very much. Thank you. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.